Isang stay-in na tindera sa isang karinderya sa Jensen si Leia Sinina na galing pa ng Malapatan, Sarangani Province. Ayon sa kanya na perwisyo ang brownout lalo na tuwing gabi, kaya't mas gusto nilang umaga ito ipatupad. Okay lang kung adlaw, basta di lang lagi gabi eh, kay igaw dyan kay matulog. Base sa bagong schedule ng brownout na inilabas ng South Cotabato Electric Cooperative o SoCoTeco 2, 3 oras ito na schedule na epektibo ngayong araw. Nagsimula ito kaninang alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Apektado naman ito ang buong service area ng SoCoTeco 2. Paliwanag ni Engineer Crisanto Sotelo, ang kanilang general manager, na ito ay dahil sa panibagong mga test na ginagawa ng Sarangani Energy Corporation o SEC sa kanilang commissioning stage. So, na-mention na ko nung nag-shutdown ang SEC gabi. So, karong adlaw wala siya gahatag og supply sa tuwa. So, short na punta o power karon, no? Dagdag pa niya na ngayong Huwebes Santo at Biyernes Santo, posibleng meron ding mga brownout pero hindi na aabot sa 3 oras dahil mas mababa ang demand kapag holiday. Nabatid na sa normal na araw, nasa 130 to 135 megawatts ang demand ng kuryente. Pero inaasahan na ngayong mahal na araw, nasa 110 to 115 megawatts na lamang ito. Actually mo toy ko ano hangyo na to sa to sa ila ha nga kung pwede itaon nila sa kining Huwebes Santo, Biyernes Santo para gamay lang ang demand ang atong brownout dili kay taas. So mao to na ko ang gihapon, no, ang test, although naigo gihapon sa Huwebes Santo, Biyernes Santo, pero kulang man gihapon ang duha ka adlaw. Posible rin umano na ang mga lugar na may mga simbahan ang hindi isasama sa brownout. Ang tan-aw na mo, basig dili siguro maapektahan, no, kay inatos. Anang higayon na gamay man ang demand, no, tungod holiday, basig pwede rin na mo masave ang kaning mga feeders na ito nga nag-serve o mga simbahan. Base sa inilabas na schedule ng SEC ng kanilang tests, merong mga karagdagang load rejection test na kailangang isagawa. Aabot pa ito hanggang Marso 29 dahil sa A30, magsisimula na ang kanilang reliability test at magtatagal ito hanggang 28 araw. Ito ang huli nilang test bago ang ganap nilang commercial operations. Nararamdaman naman na ngayon ang epekto ng bagong supplier ng kuryente ng SoCoTeco 2 na ang SEC. Ito ay dahil bumaba ngayon ang singil ng kuryente. Ayon kay Jesse Alaban, ang power rate supervisor ng SoCoTeco 2, mula 8.10 centavos per kilowatt hour noong Pebrero, bumaba ito ng 0.78 centavos kaya ngayon, 7.32 per kilowatt hour na lamang ngayong buwan ng Marso. So tungod na siya sa SEC, no? Nagsulod na ang Sarangani Energy Corporation in which naapa sila sa testing or commissioning stage. Dahil rito, aasahan umano ni Tatay Daniel Antones na ang bill niya sa kuryente na 800 ngayon ay bababa sa Marso. Dako kayo matabang. Siyempre, nagbubugid. Hindi makatabang sa ato na. Ang SEC na ngayon ang major supplier ng SoCoTeco 2 dahil nasa 70 megawatts na kuryente araw-araw ang kanilang binibigay. Mababa rin umano ang rate nila, hindi tulad ng mga independent power providers nila. Pero ngayon lamang umano ito dahil wala pa sa commercial operations ng SEC. So mo nang may dakugid siya nga impact sa atong rate kay tungod wala pa man ta nagbayad sang capacity, no? Mm-hmm. So ang capacity fixed amount na siya nga bayaran na nato kung ang SEC ara na sa commercial operation. Mensahe na lamang ng SoCoTeco na kahit may brownout, meron namang good news. Kaya sana maintindihan ng mga consumers ang kanilang ginagawa dahil importante umano ang tests ng SEC. Pero wala po may mga kuan, siguro nga di may mga ipasinsya gyud sa kining ma-experiencehan sa atong mga consumer, no, kay mamagin niya ang dapat po himuon sa maong bag-o nga planta nga ila pong siguroon nga usa sila mo commercial operation, tested and proven kining planta nga reliable po sila nga kasaligan po ilang planta nga maka-deliver og steady supply of power sa atong dapit. Abi Lorenzo, Brigada News.